Iyon, magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit sa panibago nating video tungkol sa Axie Infinity ano. And ayan, today nakabantay tayo sa marketplace. Kasi tinitignan ko yung floor price and I think this is still undervalued ng ano no, ng matindi. Okay, at least $60 yung ano, undervalued siya ng $60 yung mga floor price natin. Bakit? Saan ko nakuha yung figure na yon? Una sa lahat, okay, ang floor price natin is around 136 yata. Tignan natin kung available to. Okay, so pwede $136 yung floor price natin. Magkano ang AXS na nakikita natin? 133 na agad. $133.5 na agad yung AXS. Ngayon, if you take account yung average cost ng isang pagbibreed, 900 SLP times 0.08 at 30... Yan, ayan yung ano. That's $74 agad. So, plus, ano, plus 133.92. Ayan, current, ano, current value natin. That's $208 a piece. Kumbaga, pag nag-breed ka, ito yung gagastusin mo. On average, isang AXS plus 900 SLP. Okay. So, $208. Eh, kung iti-take account mo pa yung profit mo, na times let's say ano, isama mo na yung 4.25, mag-profit ka ng 10%, that's 14.25. So multiply mo dito ng 1.1425 para makuha mo yung 14.25%. So ita-take account mo na yung ano no, 4.25% na fee ng marketplace ng Axie Infinity. So that's around $238 isa. Floor price. Dapat ito yung ano, pinaka-base price natin. And ngayon, nakikita natin at least $100 na yung ano, no? At least $100 na yung pagkaka-undervalue niya. Hindi ko alam kung ba't ganito. Ayan, hindi sumusunod yung floor price ng Axie dito sa movement ng AXS. Kasi nga, nakita natin, few hours ago, tumaas yung ano eh. Teka lang, refresh lang natin to. Tumaas yung AXS na naman, yet another rally pataas, ayan no. For the last 12 hours, ayan, umaangat siya. Okay, umangat siya pala for the last 12 hours. And nakita natin na sobrang oversold niya na, nagkakaroon na tayo ng divergences. And I think it's bound to do a retracement. Okay, tignan natin yung mga moving averages niya kung nasaan. Okay, so nakikita ko dito, at least lumapit siya dito sa 7-day moving average, tingin ko. Or i-retest niya itong area na ito. Okay, ayan. So ito ah. Ayan, i-retest niya itong area na to, 120 to 116. I think that's the next stop for AXS. Okay, magre-retest yan. Hindi pwedeng panay pataas. Lagi ko sinasabi yan, hindi pwedeng panay pataas lang yung ano no, movement ng price. Kailangan yan mag-retest, magkaroon ng breeder para makapaghanda siya umangat ulit kung aangat pa siya lalo. Okay? Ayan, so huwag kayong mag-imbak ng AXS sa ngayon, hintayin niyo yung retest. Okay? Possible mamali ako na kunyari yan, pagka-post ng video na to biglang sumipa ulit yung presyo. Okay, hindi pa rin yun ano no. Mas lalo kayo mag-ingat kasi sobrang overbought na nung AXS kung tataas pa siya lalo. And again, it should have a retest. Lahat ng healthy price movement dapat magkaroon ng retest. Hindi pwedeng puro paangat lang. Walang ganon, no? Okay, walang ganon. So, eventually dapat mag-take profit yung mga tao, magkaroon ng retest, then accumulation ulit. Eh, parang nangyari dito, umangat, nag-accumulate dito, nag-retest ng konti, bumaba ng konti, then sumipa ulit pataas. And nangyari yan sa iba pang parte, tingnan nyo, dito. Ayan, umangat, retest, angat, retest. Ganun yung ano, ganun yung healthy price movement talaga. Kailangan magkaroon ng retest or magkaroon ng retracement. Ayan, para yung mga... Kasi darating ka sa punto na ano eh, na yung mga buyers, mag-iisip yan eh, teka, ano pa ba? Okay pa ba to? Bibili pa ba ako? Magkakaroon ng ganyan. Tapos yung mga nakabili na sa ilalim, syempre magte-take profit na. Ayan, ayoko lang na ma-caught up kayo dun sa
retest na mangyayari, namili kayo dito sa taas, tapos magugulat kayo biglang nag-retest siya o nagkaroon ng retracement, akala nyo lugi na kayo, magka-cut loss kayo, only to see na aangat pa pala yung AXS. Okay, ano ba yung ano, mga implication nitong pag-angat nitong AXS? Well, gaya ng sinabi ko, again, parang hindi ko na alam, ilang araw na yun, dalawang araw na yata, ayokong tumaas yung AXS ng pagkataas-taas and yung SLP may iwan. Pero in this case, yung SLP medyo humahabol, ano? Medyo tumataas. Ito, nung nag-post ako sa Twitter nito, ito, teka lang. Pakita ko sa inyo. Para meron tayong receipt. Sabi ko dito, wait lang. Ano-ano kasi pinopost ko rin sa Twitter minsan eh. Ayan, ito, sabi ko nung October 2. Ayan, SLP trying to go higher. Saan ko binasi yung, ano, yung post ko na yan? Okay. Dito, sa area na to, ito oh. Ito yung October 2. Bakit? Kasi nag-hold itong area. Ito, titignan natin sa 4-hour candle. Ito, ito yung tinitignan ko. Diba? Nagkakaroon ng accumulation dito. Kaya sabi ko, ano ba to? May plano bang umangat? Okay, ito. Para mas maliwanag, papakita ko yung moving average na ginawa kong basihan. Okay? Ayan, and okay na nga. Mukhang papasok nga sa 0.10 area tong ano, 0.10 area tong SLP. Kundi man 0.09, ganyan. Bakit? Saan ko binasi yun? Kasi diba, pinaliwanag ko to before and unti-unting ko lang muna, isa-isa muna na linya-linya para mas maliwanag. Sabi ko before, ang titignan nyo, pag magtitingin kayo ng chart, ito, titignan nyo yung 7-day moving average. Ayan, diba na, kung naalala nyo or kung na-check nyo yung previous video ko, sabi ko, itong 7-day moving average na to, pag mas mataas na dito yung price, ibig sabihin, there are people na bumibili ng SLP and nagpe-perform ng mas maganda si SLP compared to 7 days ago. Kasi itong green na to, yung linya na to, moving average ang tawag dyan, it's a 7-day moving average. So, ito yung average na presyo niya for 1 week. So, ang average niya dapat is 0.0735. Pero currently, nasa 0.08 siya. Ibig sabihin, he's performing above average. Ibig sabihin, goods yun, may namimili ng SLP. Ayan, di ba? So, yung mga ibang linya na nandito is 50-day moving average and yung 100-day. 50 days is like, ilan? Almost 2 months. Then, itong 100-day is, ilan? Dami. 100-day is, mga 3 months, no? Ayan. Tama ba? 369, oh. So, 3 months mahigit. Ayan. So, ang inaantabayanan natin dito is kung ma-outperform niya ito. Ito, kung aabot ba siya dito sa 100-day moving average siya. Kasi bababa pa ito eh. Will it retest the 100-day moving average? Kasi ganun ang ginagawa ng price, no? Yung mga moving averages na to, hindi lang to basta linya. Importante yan na metrics pagdating sa technical analysis kung gumaganda na ba yung galaw ng price. Diyan natin makikita. Again, hindi ito buy signal, no? Pinapakita lang ng 7-day moving average na, oy, SLP is starting to get better. Pero, again, ang hihintayin natin yung mag-confirm yung price kailangan. Siguro, matagal-tagal na laban pa to. Bakit? Kailangan niya mag-move above the 50-day moving average. Kailangan niya mag-retest. Sabi ko lagi, di ba? Pag umaangat, kailangan nag-retrace. Kailangan, pag nag-retrace siya, hindi siya bumaba sa resistance o sa support. Ito yung mga dating resistance. Ayan, ito. At ito. Ayan, kita nyo, nag-resist yung price na nung nag-try umangat yung presyo, ayan, dito sa area na to, nahinto siya. Ito, yung linya na to, sinisignify nung ano. Lalakihan lang natin, gagawin din nating pula. Ay, shit eh. Ayan. So, ginawa natin pula. So, ito, tingnan nyo, nag-try umangat doon, hindi siya pinayagan, bumaba ulit. Nag-try ulit, nagkaroon ulit ng sell down. Nag-try ulit, nagkaroon ulit ng sell down. Ngayon, kailangan, pag umangat ito, tuloy-tuloy, ma-break niya itong resistance area na to, nag-aakasi na to as resistance eh. Then, kailangan, pag nagkaroon ng retracement, mag-stay siya above the previous resistance. Kumbaga, magiging support na siya. And that's a good way to
good area to buy ito. Tong area na to. Pag umangat, tapos nag-retrace, tapos nag-hold, magandang area to buy yan kasi madali yung cut loss area nyo. Yung risk management nyo, madali kayo mag-decide. Pag bumagsak ulit yung presyo, di magbenta kayo. Pag, kunyari, namili kayo, hindi nag-hold itong resistance area, edi mag-sell kayo. Di ba? Saka kayo, ano, at tapos observe nyo na lang kung aakit siya. Ngayon, pag umakit siya, kailangan ma-break niya itong 100-day moving average or kailangan makapag-break siya ng significant na resistance. Ano ba yung significant resistance? Again, yung mga area kung saan natitigilan yung price movement na pataas. Ayan. So ito, dito nagkaroon ng consolidation. Ito nagkaroon ng pag-angat pero bumagsak ulit. Ayan. Ayan yung mga mag-aakas resistance. Okay? So, siguro medyo naging ano na eh. Naging, paano ba? Basta ayun. Ayoko maging trading class itong channel natin. Pero ayan yung mga tinitignan ko dito. Nagkakaroon ng magandang movement yung SLP. Pero, again, it's not time to buy yet. Ayan, di ba? Hindi pa. May magandang balita regarding sa Axie Infinity. Umabot na tayo sa 2 million players. Ibig sabihin, regardless sa mga pagbaba ng SLP, regardless sa mga negative news na naririnig natin na kung ano-ano, dumadami pa rin yung players. It's either yung mga tao dahil nga mababa ang SLP ay nag-hire pa rin ng mga scholars nila or may mga tao talaga na dahil mababa yung presyo ng Axie sa marketplace, eh namimili sila ng ano, ng access nila. Okay, so antabayanan natin tong ano no, marketplace kung aangat na yung mga floor price. Kasi I think that's the reasonable thing na mangyari sa mga Axie dito kasi kung kayo, ayan, is nagbebenta, antabayanan niyo baka mamaya maiwan yung presyo niyo sa ilalim. So ayan, SLP again is trying to move higher. Ayan, maganda pag nag kung magko-close siya below, pag magko-close siya above the 7-day moving average, magandang sign 'yon. So we will see, I think we will see ano an SLP around 0.9 ito. Tingin ko ito yung next na ano niya na pahirap niya, 0.9 to 0.10. Ayan, somewhere along those area. Okay? Kung tuloy-tuloy yung pag-angat na gagawin ng SLP, pero nakita natin umaangat yung RSI, ibig sabihin it's getting better pero yung volume ng buying mababa. Okay, pababa. Ito, pababa siya. Ayan, so tignan natin, observe lang tayo. Again, hindi to ano, hindi ko kayo sinasabi na mag-ipon na kayo ng SLP. Ang sinasabi ko, it's showing strength pero hindi pa decisive. Hindi pa enough para mag-decide kayo na maghakot ng SLP. 'Di ba? Ayun, yun lang yung ano, gusto kong sabihin dito sa SLP. Ayan, so mamaya, by the way, magkakaroon na tayo ulit ng live stream. Regular na ulit tayo mag-stream. I'm doing well, nakapagpahinga na ako ng ano, ng malupit-lupit. So mamayang 7 to 9 PM, lahat ng mga pwede natin pagkwentuhan, pag-usapan regarding sa NFT world, sa Axie, sa kung ano man, ayan, pagkukwentuhan natin mamaya. So see you later, mga ano, mga fish. Ayan, so okay, by the way, kung nakita ko kasi sa statistics ng channel ko, marami pa rin sa inyo yung mga hindi nakasubscribe. So, please, ayan, at least 70% ng mga nanonood sa channel natin hindi nakasubscribe. So, please, ayan, please do subscribe sa channel, malaking tulong sa akin yan pag nakasubscribe kayo. And at least manonotify kayo kung nyari may live stream, may mga bagong video. Ayan, yung mga hot issues naman, inaano natin yan, ina-upload agad natin yan, di na tayo naghihintay ng bukas para i-upload. So, ayan. Please do subscribe sa channel ko. Ayan, para madami tayong kakwentuhan. Ayan, maraming salamat and see you on the next video. Thank you guys, thank you.